Hi guys, welcome to my vlog. Nasa yung 4:30 AM natin. May vlog sa'yo si Mamang. Mamang, kawain mo si Ramon. Ganyan kami mga sambay. Kami ngayon sa bayan ng Masinloc para makapunta ng Coto Zambales at nalaman ko na 3 times lang ang schedule dito pa akyat sa Coto. Ang pababa naman ay 2 times. So, ganun yung schedule niya kaya medyo mahirap yung transportation. Kaya mostly yung mga tao pala dito, yung mga binibili nila sa bayan ay paramihan na dahil nga mahirap yung schedule niya. Then habang papunta kami sa way na yun, sobrang taas niya at bihira talaga yung mga tao. At sinasabay na dito lahat, as in pati yung mga delivery ng Shopee at Lazada. Ang galing lang kasi isang sako siya ng mga orders, tapos tumitigil bawat bahay. So, kanya-kanya kuha ng order. So, after 3 hours, nandito na kami. So hi guys, so dito na kami sa Coto. Kain agad! Bye! Covered na kami for 3 hours biyahe. Hindi ako nag-ayos. How's your experience of biyahe natin for 3 hours? Sobrang nakaka-stress. Oo oh, nga! Because of oil! Oh no! Sobrang oil! Ito kita-kita dito, sa isang tao. Hi guys, we're done eating. Let's go na! Swimming na! See you.
Hi guys! So nagka-camping kami ngayon, nag-stick kami ng marshmallow. Kasi Charming bida-bida sa pag-stick ng baboy. Okay. Gagawa po kami ng samgyup. Uy, nasasaktan ako! Gagawa kami samgyup! And then barbecue. Mga mini barbecue. Yeah. And s'mores. So feels like camping talaga siya. It feels like camping! Special thanks to Mamang and Tremon for being a local in Zambales. Napakagaling mo, Marela. Isa yung achievement na pwede na mag-usama. So, sa gabi, naghirap kami sa ilaw. Yung experience namin sa biyahe kanina from Taltal or bayan sa Masinloc ay 2 to 3 hours. Kasi may beauty na ako eh. Papunta dito sa Koto. Tapos ang ginawa namin, nag-swimming lang, magdamag. Tapos ngayong gabi, for the inihaw kami and Sambio. Yes. So pagod na pagod talaga ng swimming. For ano? Yeah. For our dinner. Yeah. So guys, hi, I'm Don. Wow! So yun, struggle lang ang CR sa gabi dahil madilim. So nag-iihaw si Ramon ngayong gabi. So maswerte kami na meron kaming Ramon at Mamang ngayong gabi na masipag at tinatawag kaming Disney Princess. So syempre from pagod sa work kailangan natin ng gantong ka-peaceful na lugar. Tapos ko lang maligo kaya ganito yung hair ko. First taste. So ano masasabi mo so far sa Koto? Ang biyahe ay sobrang grabehan. Ciao. Graham with marshmallow na niluto. So, masasabi ko lang sa biyahe ko simula Rizal hanggang dito ay wow. The result fantastic, baby. Muna, result to Villa. So, anong nangyari sa amin ni Charmaine from result to Villa ay epic. Hindi kami nakasakay ng bus. V-liner pala. Rizal na rin yan. Pumasok ko sa frame. Pumasok ko sa frame. Vlogger yard. So yesterday, Thursday. Wow. Okay, kaya katong experience namin na kumakain kami ng marshmallow at naghihintay ng nagluluto doon bilang kami ay Disney Princess. So sabay kami ni Charmaine pumunta ng Zambales and then yung experience namin from Rizal to Taytay, hindi kami nakasakay ng bus. Dapat sasakay kami ng bus from Villa to Bustillos. Bustillos, which is hindi ko alam. Sabit lang ako kay Charmaine kasi Charmaine ang napakalupet. Sa may Sampaloc yun. Mm. So and then, wala akong alam. Nagtanong na lang kami. Naghihintay kami sa wala dun. Ang sabi? Ay, wala na. Umalis na. At 8 p.m. Pero 8:30 talaga yung biyahe. So nakakapagpaka na... Naghihintay kami dun na ng 30 minutes. Kasi 8:30 biyahe. Tapos, para kaming tanga na nag-aantay doon. Hindi pa kami nagtanong. Hindi pa kami nagtanong. Hindi pa nila sasabihin na last na yung ano. Pan na lang. So, the next option is sumakay ng crossing at bumaba ng Kapitolyo at sumakay ng Quiapo at bumaba sa... Tapos, saan tayo bumaba? From Quiapo? Hindi, sa Kapitolyo muna. Nag-iba na yung ruta. Oh. Then, from Kapitolyo to... Malayo naman ang dinanas niyo. Makakita lang kayo ng pogi. Wow. Makaranas lang ng peace. Sawa na kami sa mukha mo. Makaranas lang ng peace of mind. Yeah. Which is so yun, bumaba nga kami sa Kapitolyo tapos from Kapitolyo. Ano binabaan ba natin nun? Sumakay kaming Quiapo. Ano binabaan natin? Bumaba tayo sa Bustillos na. Ayan, Bustillos. Which is nandun na yung terminal papuntang Taltal, Zambales. Ay. To continue the story, nagstay kami kila Mamang sa Masinloc from 4:30 to 10 a.m. Tapos namalengke kami. Tapos namalengke kami, tapos bumiyahe kami dito, 3 hours din ang layo. Tapos? So, dugs. Grabe, scary! Girl, parang maghihiwalay na ang Ang jeep. Parang gusto namin i-welding eh. So yun, kahit itong taga Zambales na ito, kinabahan ito papunta dito eh. Kasi rough road, tapos may top load sa taas ng jeep. Meron pa tayo experience. Ano ang experience? Bumaba kami sa gitna ng dilim. Teka na nga.
Ito na nga. Ito yung epic moment ni Ramon. Meron kasi kaming friend na sabi, maaga daw yung 4:30. Kami na lang daw mag... Ay, siya na lang daw bahala dun sa breakfast. Ganun. Napaaga kami kasi 11 PM ang last biyahe. Nakarating kami ng 4:30. Lumaba kami, dilim-dilim girl. Meron kasi sabi na sasalubukin kami pagbaba ng bus. So panatag kami. Hindi, may lalaking biglang tumawid dun sa kabila. Tapos nag-umihi muna, be! Gumanyan! Tapos pagkatapos niya umihi, gumanyan! Biglang nagsalita! Ano sabi niya? Hindi na ako nag-asawa. Nag-ampun na lang kami. Tumanda na ako mag-isa. Ay, tumanda na lang ako nang hindi nag-aasawa. Ganun! Pero mabait daw yun. Nabaliw lang. Tapos ako nanginig, for danginig ang person. For danginig ang Charmaine. Di marunong magtago ng takot. So ang nakakatakot siya kasama. Ang sabi ng Marela, 17, 18, 19. Huwag mo na natakot niya pa kayo. Kalmahan mo, kalmahan natin ang takot natin. Tapos nag-ano siya, nag-provide siya ng resolution. Wah! Yeah, for the resolution of the person. Tinawagan ang person na si Lavinia. Which is galit na galit sa isang mga ako na magsusundo sa akin. Grabe yung dinanas pala natin. Tapos yung ano? Grabe yung dinanas namin makapunta lang dito. Tapos pumunta tayong nasinlok na ano yun? May palengke. Ang init. Oh, yung init. So sobrang itim na namin pag-uwi. Init, puyat. Kasi ang total biyahe from Rizal to Zambales ay 7 or 6 to 7 hours. Kita mo yung ano? Si... Yung ginagawa. Ito ang pinakamasipag. Hi guys! Bubawi! Espresso kasi nilasundo. Espresso coffee for everyone. Special mention to my best friend na super duper bait. Yeah. Pogi. Mamang nasusok ako dito. At lumalalim na ang gabi kaya kami nagkakantahan upang mag-bonding. And yeah, this is the best part of our bonding. Ano yung lessons nyo from pandemic or from your past experience in life or every aspect in your life, not just in a relationship? Ganun? How deep, right? Wow! How deep is your love? Love eh. How deep is your love? Kumanda na lang. Oh. Dumating kasi ako sa point na your growth is highly dependent on you being happy. And sometimes you have to make tough choices. Then, syempre, more time with friends and family. But doon mo mas na-realize yung time eh. Ito. Na dapat mo siyang i-treasure every time na, not just sa work lang. Right? Tsaka yung parang yung pandemic turned out to be like, ano, parang reminder na death is inevitable. Yeah. And you have to make the most out of that time to spend with your family. Kasama mo, uy, ganito, ganito. Kasi ay, everyone's in a while, kailangan talaga din na although magkaroon for ng me, gantong time. Always boils down to your peace of mind, di ba? If you've got peace of mind, then you become a better version of yourself. And then that's okay, di ba? Yeah, pero kung nag-fail ka, tapos ano, na-feel mo na lahat-lahat, nag-shutdown ka sa lahat ng tao, or ginawa mo lahat ng bagay na makakapagpasaya sa'yo, at the end of the day, ikaw pa rin yung ano, gagawa ng paraan para magpatuloy.